Then, the pain became unbearable. Nahawakan niya ang ilalim ng tiyan. Parang mabibiyak ang mga buto sa ibabang parte ng katawan niya. Hindi na niya maihakbang ang mga paa. Nang bumaba ang mga mata, ay nahindik siya sa nakitang tumutulong dugo sa kanyang binti. "Ang baby ko!" hiyaw niya. Her pelvis pulsated horribly and she could no longer contain the pain. Nagsimula na siyang sumigaw. "Tulungan niyo ako! Ang baby ko! Ang baby ko! Maawa na kayo sa amin ng baby ko!" iyak niya. Nagsimulang dumami ang mga tao sa paligid niya. Naramdaman niya ang pagbuhat sa kanya ng gwardyang nakatalagang magbantay sa side entrance ng AG Zenith. Nagtagal pa siya sa bisig ng gwardya dahil walang sasakyang pwedeng gamitin para madala siya sa pinakamalapit na ospital. Tumawag na ang mga ito ng ambulansya. She started praying so hard, praying for the safety of the child in her womb. Kapag may nangyaring masama sa bata, ay hindi niya mapapatawad ang sarili. "Anthony, tulungan mo kami!" bulong niya sa hangin. In others' periphery, she saw a tall figure of a man who was standing at one corner directly to her left. Nakatayo at nagmasidlang saglit ang lalaki sa likuran ng mga nagkukumpulang mga empleyado at mga usyuserong nasa bisinidad. Kanina ay wala ito roon. May kung anong pwersang humihikayat sa kanyang lingunin ang lalaking iyon. "Carding, use my car!" utos ng lalaki sa gwardyang kipit-kipit siya sa mga bisig. Nagunahan sa paghapdi ang puson at dibdib niya nang mamalas ang mukha ng lalaking nag-abot sa kanya ng tulong. She gazed at the obsidian orbs of his dark and piercing eyes. Hindi ito nagbawi ng tingin pero walang bakas ng recognition sa mga mata nito. Si Anthony iyon. Umikli lang ang buhok nito. He wore his hair clean and short, katulad noong natagpuan niya ito sa tabing dagat. Hindi siya kayang dayain ng kagalang-galang nitong kasuotan ngayon. Punuin man ito ng mamahaling damit ang katawan, alam niyang sa likod niyon ay ang simpleng Anthony na minahal niya at minahal siya. Maraming katanungan ang nagsasalimbayan sa utak niya. Itanong man niya ng paulit-ulit sa sarili ay hindi niya pa rin mabibigyan ng sagot. Si Anthony lang ang susi para maliwanagan siya. Ano ang ginagawa ni Anthony sa AG Zenith? Bakit hindi siya nito makilala? Bakit sakay ito ng executive SUV at pumarada sa espasyong laan sa CEO ng kumpanya? The man strode away. Anthony! Nanginginig ang mga labing sambit niya sa pangalan nito. Naghalo ang dinaranas niyang pisikal na sakit at bighati. He stopped, twisting his metal broad shoulder to one side. The man looked at her pale face as she returned his gaze, boring her eyes into his dark orbs. Bumaba sa tiyan niya ang mga mata ng lalaki at sandaling nagtagal sa malaking umbok bago muling umakyat sa mukha niya. "Sir, may sasabihin pa ho kayo?" tanong ng tinawag na Carding. Umiling ito sa katuluyan ng nilisan ang mataong parking lot. Sinundan niya ito ng tingin. Kasabay niyon ay ang butil-butil na pagpatak ng mga luha niya. "Miss, masakit na ba? Kaunting tiis na lang," ani Carding saka isinakay na siya sa sasakyan ng boss nito. Akala siguro nito ay kumikirot ang tiyan niya kaya siya patuloy na umiiyak. Nakagat niya ang labi. Walang ampat sa pagbuhos ang likido mula sa kanyang mga mata. She couldn't breathe. She couldn't ease the pain in her chest. Sumisikip ang dibdib niya at gusto na lamang niyang maubusan ng hangin sa katawan. She wanted to sleep and to never wake up again. Akala niya ay wala nang masasakit pa
sa pagkawala ni Anthony. Mayroon pa pala ang makaharap ito at hindi siya maalala. Marahas na bumukas ang pinto ng OB ward at ang pagod na mukha ni Dexter ang bumungad sa mga nagpapahingang pasyente, kabilang naroon si Audrey. Audrey peered through bloodshot eyes. Mugtong-mugto ang mga mata niya kaya mabilis siyang nagbaba ng mukha at itinutok ang tingin sa puting kumot na pinagbuhol-buhol ng kanyang mga daliri. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umalis ng isla? Pinakaba mo ako! Nanatili siyang tahimik. Napaigtad lang siya nang gumuhit ang hapdi sa dulo ng kanyang hintuturo dahil sa napunit na kuko. Hinila ni Dexter ang nagdugo niyang hintuturo at ipinatong sa ibabaw ng palangganang nakita nito sa ibabaw ng bedside table sa kahinugasan ng malinis na tubig mula sa isang galon ng mineral water. Hindi siya nagprotesta. She pulled her knees close to her chest and folded herself in pain. Naalala niya noong gamutin ni Anthony ang sugat sa kanyang talampakan. Napabuntong hininga si Dexter. Nasa na ang bata? He reluctantly asked. Nasa special cure nursery. Nakahinga ito ng maluwag. Kumusta ang kalagayan niya? Sabi ng doktor, ligtas na siya. Napabuga ng hangin si Dexter. Ikaw naman, kumusta ka na? Bakit napaaga ang panganganak mo? Umupo ito sa gilid ng kama. Nang umisod siya palayo rito, ay hindi na ito nagtangkang hawakan pa siya. Nakita ko na siya. Payak niyang sabi kapag guwan. Ano? May takot siyang nakita sa mga mata nito. Iniisip niyang hindi na nito gustong bumalik pa sa buhay nila si Anthony dahil kinamumuhian nito ang lalaki. Nakita ko na siya. Madiin niyang ulit. Nakadikit ang mga mata sa puting punda ng unan. Pero hindi niya ako maalala. Nakausap mo ba siya? Dapat ay kakausapin ko siya. Pero biglang sumakit ang puson ko. Baka naman kamukha lang ni Anthony. Naisip na rin niya iyon. Pero iba ang nakita ng puso niya. Oo, mayaman ang lalaking nakaharap niya kanina. Isang nakaka-intimiditang tao, suot ang itim na suit na mistulang hindi makapitan ng alikabok. Samantalang si Anthony naman ay wala ni 5 sentimo sa bulsa. Oo, magarang manamit ang lalaki. Si Anthony ay mga pinaglumaang damit lang ang sinusuot. But her heart knew him well. Nakilala ito ng puso niya. Si Anthony iyon, giit niya. Umiling lang si Dexter pero hindi na ito nagkomento pa. Diniposito nito ang palanggana sa bedside table at kinuha ang pagkaing nirarasyon sa ospital. Kumain ka na muna. Tinanggap niya ang isinubong pagkain sa kanya ng kapatid. Kung nagulat man ito dahil walang resistance mula sa kanya, ay hindi niya alam. Hindi na rin ito nag-usisa pa at sinarili na lang ang katanungang nagpakunot sa noon nito. Matiim niyang pinakatitigan ang wedding ring sa kanyang daliri. Magpapalakas siya. Babawiin niya ang nawala sa kanya at hindi niya magagawa iyon sa kasalukuyan niyang estado. Babawiin niya ang asawa. 17 buwan ang dumaan matapos niyang ipanganak si Andre. Walang araw na hindi siya nag-aabang sa tapat ng AJ Zenith para makakuha ng pagkakataong makausap si Anthony. Pero hindi nga yata panig sa kanya ang swerte ng mga panahong iyon. Pagkat hindi man lang niya nakita ni Anino ng asawa. Kaya naman, nagdesisyon siyang lisanin ang isla at permanenteng manirahan sa syudad. Mas malaki ang porsyentong makalapit siya kay Anthony kung iisang lugar lang ang ginagalawan nila. Matindi ang ginawang pagtutol ni Dexter pero sa huli ay wala rin itong nagawa kundi ang samahan sila ni Andre sa panibagong buhay. Sinimot na nila ang lahat ng naitabing pera
at nagsimula ng maliit na tindahan. Swerte namang ang inarkila nilang apartment ay nasa tapat ng eskinita at may adjoining room na dating bentahan ng mga gulay. Iyon na ang nagsilbing tindahan nila. Salitan sila sa pagbabantay ni Dexter hanggang sa natanggap siyang food service crew sa isang fast food restaurant. Hindi rin nagtagal ay lumipat siya sa small-time tarpaulin printing business, ang Rush and Mixed Tarpaulin, bilang sekretarya. Nagpapasalamat siya. Sa buhos ng trabaho, kahit na hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo. Kahit papaano ay marami siyang natutunang mga bagong kaalaman. Higit, lalo na nang pumuesto siya bilang sekretarya dahil hindi birong mga tao ang kailangan niyang kausapin araw-araw. Doon siya nahasang magsalita ng English at doon niya rin natuklasang mabilis pala siyang matuto. Pinag-iisipan na niyang ipagpatuloy ang pag-aaral at kumuha ng 2-year course. Nagtatanong-tanong na siya sa mga kakilala kung ano ang mga requirements para makapag-enroll. Maayos ang trabaho niya sa Rush and Mix, kaso ay kailangan niyang gumalaw ayon sa plano. Kailangan makapasok siya sa mundo ni Anthony, sa mundo ng tinatawag nilang Nathan Fajardo. Noong isang linggo lang ay nagsubmit na siya ng resignation letter para sa formal na pagbibitiw sa trabaho. At ngayon ay nakatayo sa harapan ng receptionist ng AJ Zenith at nagsumite ng resume. Hindi siya halos makapaniwalang dumaan siya sa sensor motion, sliding door at nakatapak sa mamahaling floor tiles ng AJ Zenith. Pahapyaw na binasa ng receptionist ang mga nakasulat sa dokumento niya. Nakalagay doon ang mga impormasyon tungkol sa kanya. High school graduate ka lang? Nakataas ang kilay na tanong sa kanya na supladong receptionist nang magangat ito ng mukha. Kulay mais ang buhok nito pero kayumanggi naman ang balat. Tingin niya tuloy ay dumilim ang balat nito at nagfo-float ang buhok sa ere. Yes, miss. Nanulis ang labi ng babae. College graduate ang hinahanap namin dito. Sorry, pero hindi mo na-meet ang minimum qualifications. Eh, miss, baka naman pwede niyong i-endorse lang sa recruitment. Baka naman ikonsidera nila. Hindi ka nga kasi qualified sa posisyong ina-applyan mo, miss. Papagalitan pa ako sa recruitment kapag ipinorward ko sa kanilang resume mo. Sige na naman, miss. Subukan lang natin. Tumirik ang mga mata nito at nasilip niya ang maliit na ugat na nagpupulahan ang kulay sa parting puti ng mga mata nito. Hindi nga kasi talaga pwede. Isinampan niya ang katawan sa U-Corp desk at pilit na inaabot ang receptionist para kalabitin. Masipag naman ako. Maayos din ako magtrabaho. Kahit natanungin niyo pa ang previous employer ko. Pangulit niya. Sumikat sa sahig ang receptionist para umisod palikod ang upuan nito. Miss, please, huwag mo nang ipilit. Magtatawag na talaga ako ng guard kapag hindi ka pa umalis. Matinis ang tinig nitong banta sa kanya. Nagsisimula na itong mag-freak out sa aktwasyong pinapakita niya. Ang suplada mo naman kasi, mahirap bang iabot ang papel na iyan sa recruitment? Nakasimangot niyang tanong. What's happening here? Lumapit sa kanila ang isang makisig na binata. Matangkad ito. Lampas sa 6 na talampakan ang height. Naka-brush up ang buhok kaya naalala niya tuloy si Anthony. Magandang lalaki ito lalo na sa malapitan at tunog Amerikano sa pananalita. Ay, good morning po Sir Miggy. Natarantang tumayo ang receptionist. Ito po kasing aplikante. Nagpupumilit na mag-apply bilang receptionist. Eh hindi naman po qualified. High school graduate lang. Papagalitan po ako ni Sir Nathan kapag hinayaan ko siyang magpatuloy sa hiring process. Tumango-tango ang lalaki. I understand. Sinusunod mo lang ang directive ng big boss. Bumaling sa kanya ang lalaki at naghugpong ang mga mata nila. Your name? Tanong nito. Audrey Alvarez po.
Nice name. Miggy San Victor here. Sumama ka muna sa akin. Magkape lang muna tayo dyan sa tapat. Pasimple niyang kinapa ang bulsa. Wala na siyang ekstrang pera para ipambili ng kape. Isa pa'y pangmayaman ng coffee shop sa tapat ng AJ Zenith. Hindi kaya ng budget. Butas na ang bulsa niya. My treat. Anito nang makita ang pagdadalawang isip sa mukha niya. And my job offer ako sa iyo. Nagkalansing ang tainga niya sa narinig. Job offer? Baka maipasok siya nito sa AJ Zenith. Susunggaban na niya. Sige po, tara, magkape na tayo. Tahimik lang si Audrey habang disimuladong sinusuri sa ilalim ng maitim na pilik ang lalaking nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Hawak nito ang resume niya at pinag-aaralan iyon. This man must have installed a cheek magnet device right under his gleaming skin, she thought. Napapalingon kasi rito ang mga kababaihang dumaraan. Lumatay ang pait sa mukha niya. Naalala niya si Anthony. He was a certified cheek magnet too. Undoubtedly, kung si Laika nga nanuknukan sa pagkapihikan ay nabatubalanin dito sa unang tingin pa lang. Napabuntong hininga siya. The way air moved out from her lungs to her throat was an exceedingly painful process. Should I start talking or you needed more time to self-reflect? Nakangiting untag sa kanya ni Miggy. Diretsong nakatutok sa kanya ang mga mata nito. Sorry, may naalala lang ako. I'm guessing it's a painful memory. Tipid ng ngiti ang itinugon niya. Nakuha naman agad ni Miggy na ayaw niyang pag-usapan ang bagay na iyon. He scratched off the questioning crease on his forehead and sat up, upright. You have no desire of finishing college? Simula nito. Meron naman po. Katunayan ay nagpaplano na akong mag-enroll sa darating na pasukan. I see. In that case, you're hired. Namilog ang mga mata niya. Ganoon lang? Hired na siya agad? Director ba ito ng HR department? It doesn't matter. Ang mahalaga ay tanggap na siya. Nabuhayan siya ng loob. Joy washed over her face. She craned forward, feeling extremely excited. Makakapagtrabaho na siya sa AJ Zenith. Kailan po ako magsisimula? You have to sign and fully understand the contract first, okay? I'll ring you up tomorrow. Alam mo naman siguro kung paano makarating sa milestone properties mula rito. Nangunot ang noo niya. Milestone properties? Yes, hindi ka ba pamilyar sa kumpanya? Pamilyar naman, pero akala ko po kasi sa AJ Zenith. Umiling ito. Please, you won't stand a chance. Masungit at stricto sa tao si Nathan. Gusto niya lahat ng empleyado ay degree holder, if not better. How cruel, right? I even thought his name. I spelled as E-V-I-L. Pabirong ibinulong lang nito ang huling din niya. Nang nalaglag ang panga niya, ay saka ito humagalpak ng tawa. Hey, don't get me wrong. Saglit nitong ibiniti na sasabihin upang hagilapin ang pangalan niya sa resume na mukhang nakalimutan nito. Audrey. He shrugged his shoulders and his brow swayed up and down. So yeah, don't get me wrong. Nathan is a good friend. Really, really good friend of mine. Kaya nasasabi ko ang mga to ngayon. I know the man from the strands of his hair to the soles of his feet. Napatanga lang siya. Bakit nasasabi nito ang mga bagay na iyon? Totoo bang ganoong klaseng tao si Nathan? Dapat bang umasa pa siyang iisang tao si Anthony at Nathan? Kung ilarawan kasi ni Miggy si Nathan, ay tila ba hindi ito mabuting tao? So, I'm only giving you this once in a lifetime job offer because I saw something significant in your eyes. Nasa sa iyo na
kung tatanggipin mo o hindi. Huminga siya ng malalim. Of course, she needed a job. Nagbitaw na siya sa trabaho at lumalaki na ang gastusin sa bahay, lalo na at lumalaki na rin si Andre. Hindi sila pwedeng umasa sa kita ng maliit na tindahan. Kulang iyon sa kanilang tatlo. Tutal ay kaibigan naman itong si Miggy, si Nathan. Siguro ay sapat na iyon para sa unang hakbang. Tumango siya. Isang pinal at solidong pagtango. Tatanggapin ko po, Sir Miggy. Makakaasa po kayong pagbubutihin ko ang trabaho. Call me Miggy, he demanded. That sir word makes me think of businessmen growing crosswise with protruding tummies. Tumawa ito. Marahan lang siyang umiti. Sige po, Miggy. That's more I like it. Maayos ang takbo ng unang linggo ni Audrey sa Milestone Properties. Niresearch niya ang kumpanya sa internet. Pagka-uwi niya matapos ang naging pag-uusap nila ni Miggy. Napag-alaman niyang isang higanteng real estate company pala ang Milestone. At si Miggy San Victor ang tumatayong CEO. Nahiya siya ng kaunti sa isiping nagdalawang isip pa talaga siya at marahil ay sumungaw pa ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Nang i-anunsyo nitong sa Milestone siya magtatrabaho at hindi sa AG Zenith. Good morning, sir. How may I help you? Bati niya sa lalaking lumapit sa reception desk. Inaral na niya ng mabuti ang maaliwalas na pagngiti at sa loob ng 7 araw ay nakabisa na niya iyon. Dumating na ba si Sir Miggy San Victor? Pinasadahan niya ng mabilis subalit maingat na tingin ang hitsura ng lalaki. She can only study him from waistline up. Natatabunan ng mesa ang kalahati ng katawan nito. But for sure, the man was wearing one expensive pair of slacks kung ang pagbabasehan niya ay ang suot nitong puting shirt na pinatungan ng itim na blazer. He has not yet arrived, but we expect him to arrive soon. Magalang niyang tugon. Pakiabisuhan na lang siyang dumiretso na kami sa VIP lounge sa itaas. May I get your name, please? Isulat mo na lang ang pangalan ni Boss. Nathan Fajardo. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito at tinungo ang elevator. Nahigit niya ang paghinga. Her heart had stopped beating for a while. Sinundan niya ng tingin ng lalaki. He must be Nathan Head bodyguard. Nakasunod sa likod nito ang mukhang inaasam-asam niyang mamasdan. Anthony, she whispered. He glanced her a quick, dark, and lingering look before refocusing his eyes straight ahead. It was not the kind of look he would normally give to ordinary people like her. Matagal iyon at matiim, tila nang aangkin. Pain pierced through her fragile heart. Gusto niyang sundan si Anthony at kausapin ito. Gusto na niyang mabigyang kasagutan ng mga katanungan sa utak niya. Her situation was becoming more distressing. Nahinto saglit ang pag-iisip niya nang lumapit ang isang flight personnel at may hininging mga detalye sa kanya. Nagulat pa siya nang malamang basag ang kanyang boses. She had to cough rather gently to clear her throat. Pagkaalis ng kausap ay muli siyang nahulog sa malalim na pagdidili-dili. Hindi pwedeng nakalutang lang siya sa hangin. Dapat na niyang kausapin si Anthony. You've hired a new receptionist? Tanong ni Nathan pagkapasok na pagkapasok ni Miggy. Komportable siyang nakatayo sa tapat ng floor to ceiling wall, staring out at the magnificent skyline of the city. Iniwan niya sa labas ng executive office ni Miggy ang mga tauhan at mag-isa niyang hinintay ang pagdating ng kaibigan. He thought of waiting inside the well-complement VIP lounge, but changed his mind anyway. Nathan, you scared the dickens out of me, man. Naupo ito sa swivel chair at inisa-isang tingnan ang mga dokumentong nakapatong sa mesa.
And yes, Audrey's the name. Newcomer. Interested? Pahapyaw nitong tudyo sa kanya. No. No? What if I tell you that she initially wanna work for you, but I literally took her out of the devil's lair? A kind of electric bolt struck him bullseye. Napatuwid siya ng tayo at nilingon ang ngingising-ngising kaibigan. Anong sabi mo? You heard me. Why would you do that? Lumagapak ang malakas na halakhak ni Maggie. I resolved a problem even before it can creep through your shoe. This is saving your ass time, man. Alam ko namang hindi mo siya tatanggapin sa kumpanya mo, kaya kinuha ko na siya. She is in good hands. Pretty good hands. Lihim na nagtagis ang bagang ni Nathan. Hindi niya maipaluwanag kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. The woman was no more than a stranger. A stranger he had met before. Naalala niya pa ito. Ito ang babaeng iniligtas niya. Ang babaeng kamuntika ng masagasaan sa gitna ng malapad na kalsada. Ito rin ang babaeng kamuntika ng manganak sa gitna ng parking lot ng AJ Zenith. There was something strange about that woman. Nasisinghot niya pa rin ang natural nitong bango sa loob ng kanyang pribadong sasakyan. Naalala niya rin kung paano nito titigan ang mga mata niya ng araw na iyon. Buntis ito noong mga panahong iyon. Kumusta na kaya ang bata? Naging matiwasay kaya ang panganganak nito? Ipinilig niya ang ulo. Bakit ba kailangan niyang isipin ang mga bagay na iyon? Hindi naman siya ang ama ng anak nito at hindi naman din siya ang asawa nito. Bakit? Gusto mo bang ilipat ko siya sa kumpanya mo? Pukaw ni Miggy sa paglalayag ng diwa niya. He shook his head boldly. What would he need for her? He thought mockingly. So, his eyes lingered on her face a bit longer. Long enough to see the warmth in her eyes. To see the natural glow from under her skin. Isang bagay na animo, napakapamilyar, subalit sigurado siyang ngayon niya lang nakita. Gayunpaman ay hindi sapat ang mga iyon para pag-aksayahan niya ito ng oras. Hindi na kailangan, Miggy. Kagaya nga ng sabi mo kanina, she's in good hands. Ngumisi uli ang kaibigan. You sure? Nababasa kita eh. Type mo si Adriano. Please, no lies. He managed to smile though. By now, he was a fraction irritated already. I don't do shy, unpopular girls. You know me. And I'm exclusively dating someone. So I won't be able to play with a new toy just yet. You be careful too, Miggy. Girls like that may have a bit of gold digging tendencies. Anyway, you'll know a gold digger when you see one. Makahulugan niyang salaysay.